Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo yung magkwentuhan. NBA Action, May 11, Martes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, balita at game updates tayo ngayon. Unahin muna natin ang mga balita. Bad news para sa mga fans ng Celtics dahil tapos na ang season ng isa sa kanilang star na si Jaylen Brown. Inihatid nga sa atin ni Shams ng The Athletic na nagtamo ng torn ligament sa kanyang left wrist at out na ito for the remainder of the season. Dahil sasailalim nga ito mga kaibigan sa season-ending surgery upang maayos ang torn ligament. So masakit nga itong balita sa mga fans ng Celtics, lalo na at napakaganda ng pinapakita ni Jaylen Brown ngayong season. Sa unang pagkakataon nga ay napasama siya bilang isa sa mga All-Star at may average siya ngayong season na 24.7 points, 6 rebounds, 3.4 assists at 1.2 steals per game while shooting 48.4% sa field, 39.7% sa 3 points at 76.4% naman sa free throw. At lahat nga ng nabanggit ko ay career high ito para kay Jaylen Brown bukod na lamang sa rebounds. At talagang masakit ang balita na ito sa mga fans ng Celtics dahil medyo up and down na nga ang season nila ngayon at talagang dehado sila kumpara sa mga team na tulad ng Nets at Sixers. Kaya naman ang tanong ay kung hanggang saan pa ba aabot ang Celtics ngayong season. Habang ang Nets superstar naman na si James Harden ay nalalapit ng pagbabalik, ayon sa report ni Woj at Malika Andrews ng ESPN, posible na nga daw na makabalik si James Harden Thursday Philippine time laban sa San Antonio Spurs. Ngunit hindi pa nga daw ito tiyak, ito lang ang pinakamaagang game na posibleng bumalik si James Harden. Habang ayon naman sa kanilang head coach na si Steve Nash, posible nga daw ito ngunit pinagmamasdan pa daw nila ito ng maigi. Nagpapakita daw si James Harden ng maganda sa ensayo, ngunit posible daw talaga na maglalaro si Harden sa mga susunod na games ng Brooklyn Nets. So ayun nga po mga kaibigan, hahabol pa ang former MVP sa regular season upang hindi naman mabigla ang kanilang team na playoffs kaagad ang first few games si James Harden matapos na magpahinga ng medyo matagal dahil sa injury. So as early as Thursday Philippine time laban sa San Antonio Spurs ang posibleng pagbabalik ni James Harden sa regular season. Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Sila nga ay isa sa mga teams na talagang ginugulat ang madami sa season na ito. For the past few years, ang Knicks ay madalas patawalang at hindi inaasahan na magiging playoff team. Ngunit simula nang pumasok si Coach Tom Thibodeau at magpakita ng mga kakaibang performance si Julius Randle at Derrick Rose, ang Knicks ay naging isang lehitimong playoff team na. At ang Knicks nga mga kaibigan ay may malaking cap space pa. Madaming rumors ang lumalabas sa target umano nila ang isang point guard at napapasama sa usapan ay si Kyle Lowry at Lonzo Ball na parehong free agent sa offseason. Kung kayo ba mga kaibigan ang tatanungin, sino ba sa dalawa ang mas pipiliin nyo? Dahil si Kyle Lowry ay magaling pa din ngunit medyo may edad na. Habang si Lonzo Ball naman ay hindi pa ganun kalakasan ngunit bata pa at pwede pang ma-develop. Ganun pa man, nasa magandang pwesto ngayon ang koponan ng Knicks dahil from normal starting caliber player si Julius Randle, naangat niya ang kanyang sarili sa mala MVP player sa NBA at may mga young talent din sila na tulad ni RJ Barrett, Emmanuel Quickley at Obi Toppin. At pwede nila itong i-develop o kaya naman gamitin sa isang blockbuster trade including a legit superstar tulad ng ginawa ng Lakers kung saan trinade nila ang kanilang mga young assets tulad ni Lonzo Ball, Brandon Ingram at Josh Hart kapalit si Anthony Davis. At nakita naman natin agad itong nagbunga sa isang championship sa kanilang unang taon na magkakasama. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang Lakers. Kahapon sa game nila ng Phoenix Suns, nakita natin na nakuha ng Lakers ang upset win sa score na 123-110. Gumawa din si Anthony Davis ng 42 points at 12 rebounds. Ngunit gusto kong pag-usapan kung napansin nyo din ba ang kakaibang rotation ng big man kahapon ng Lakers. Dahil madalas nga ay 26 minutes ang nilalaro ni Andre Drummond, 22 minutes kay Montrezl Harrell at 0 minutes naman kay Marc Gasol. Ngunit kahapon ay nakita natin na naglaro ng 20 minutes si Andre Drummond, 18 minutes si Marc Gasol at 15 minutes naman si Montrezl Harrell. At may mga pagkakataon pa nga mga kaibigan na pinagsasabay pa si Marc Gasol at Montrezl Harrell sa loob ng court. Well, naging epektibo naman ito kahapon. Ngunit sa palagay nyo ba ay mapapadalas na ang paggamit ni Coach Frank Vogel ng ganitong lineup? O nagkataon lamang ito dahil wala si Kuzma at LeBron sa forward spots, kaya naman nabigyan sila lahat ng minuto. Ganun pa man kung ako nga ang tatanungin ay maganda din ang ipagsabay si Marc Gasol at Montrezl Harrell paminsan-minsan, depende na lamang sa matchup. Kayo ba mga kaibigan, ano sa palagay nyo? Dapat bang magkaroon ng mga pagkakataon na ipagsabay si Marc Gasol at Montrezl Harrell? O masyadong mabagal ang lineup na ito para sa inyo? Comment lang yan sa baba. Habang isama na din natin sa topic na ito ang isang article ng clutchpoints.com na si Jordan Clarkson daw ang biggest X factor ng buong Western Conference playoffs. Kung titingnan natin ang first 5 ng Utah Jazz, masasabi natin na oo, malakas ito. Ganun pa man, hindi naman natin masasabi na sobrang lakas ito na malayo na ang agwat nila sa mga playoff teams ng Western Conference.
Ngunit sa palagay ko ay nakakalamang sila sa bench dahil kay Jordan Clarkson. Dahil kadalasan nga ang mga teams ay humihina ang kanilang lineup kapag pumapasok na ang bench. Dahil nagpapahinga na si Kawhi, LeBron, Doncic, Curry o kung sino pang mga star players. Ngunit dito nga nakakalamang ang Utah Jazz sa ibang team. Dahil tuwing nagpapahinga si Donovan Mitchell, hindi bumababa ang scoring production ng Utah Jazz dahil nasasalo ito ni Jordan Clarkson. Kaya naman kung napapansin nyo mga kaibigan, tuwing nagkakaroon ng bad game si Clarkson, eh halos matik ng talo ang Utah Jazz. At isa ito sa mga dahilan kung bakit sinasabi sa article na ito na si Jordan Clarkson daw ang biggest X-factor sa West Playoffs. Last year nga ay nabanggit ko na ang biggest X-factor ng Lakers ay si Rajon Rondo. Dahil tuwing nagpapahinga si LeBron, kailangan niyang saluhin ang responsibilidad na patakbuhin ang opensa ng team. Ngayon naman ay nakay Clarkson ang responsibilidad na saluhin ang offensive load tuwing nagpapahinga si Donovan Mitchell. Ngayon naman ay tumungo tayo sa mga games sa araw na ito. First game natin ay panalong Indiana Pacers laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 111-102. Si Sabonis ay gumawa ng 21 points, 20 rebounds at 9 assists at 20 points, 10 assists din si Caris LeVert. Sa Cavs naman ay 25 points at 8 assists si Colin Sexton at 22 points, 10 rebounds naman si Isaac Okoro. Inapos naman ang Washington Wizards laban sa Atlanta Hawks sa score na 125-124. Si Trae Young ay nagtala ng 36 points, 6 rebounds at 9 assists. 28 points si John Collins at 25 points din si Bogdanovic. Sa Wizards naman si Russell Westbrook ay gumawa pa din ng 28 points, 13 rebounds at 21 assists. At dahil dyan, hawak na ngayon ni Westbrook ang pinakamadaming triple-double sa kasaysayan ng NBA. Panalo din ang Memphis Grizzlies laban sa New Orleans Pelicans sa score na 115-110. 23 points si Dylan Brooks, 20 points, 11 rebounds si Jonas Valanciunas at 12 points, 12 assists naman si Ja Morant. Sa Pelicans naman ay 18 points si Alexander Walker at 15 points, 8 rebounds si Willie Hernan Gomez. Tinambakan ng San Antonio Spurs ang Milwaukee Bucks sa score na 146-125. Si Patty Mills, DeJounte Murray, Keldon Johnson, Lonnie Walker, Rudy Gay at DeMar DeRozan ay lahat gumawa ng 19 points o higit pa. Habang sa Bucks naman ay 28 points si Giannis, 23 points si Chris Middleton at 20 points din si Jrue Holiday. Panalo din ang Golden State Warriors laban sa number 1 team na Utah Jazz sa score na 119-116. Si Stephen Curry ay gumawa ng 36 points, 4 rebounds at 6 assists. 19 points si Kent Bazemore at 20 points naman si Jordan Poole. Sa Jazz naman ay 41 points si Jordan Clarkson, 27 points si Bogdanovic at 10 points, 16 rebounds naman si Rudy Gobert. Hawak na ng Warriors ang malaking kalamangan sa fourth quarter, ngunit sinubukan nga mga kaibigan ng Jazz na bumalik sa game na ito sa pamumuno ni Jordan Clarkson na gumawa ng 21 points sa fourth quarter at nahawakan na nga nilang kalamangan sa score na 116-114 with less than 20 seconds remaining. Ngunit naipasok nga ni Curry ang malaking 3 points upang ibigay sa Warriors ang kalamangan hanggang sa nakuha na nga nila ang malaking panalo. At sa ating last game ay panalo din ang Portland Trail Blazers laban sa Houston Rockets sa score na 140-129. Si Damian Lillard ay gumawa ng 34 points, 9 rebounds at 6 assists. 28 points si CJ McCollum at 28 points din si Norman Powell. Habang sa Rockets naman ay 21 points si Daniel House at 21 points din si Kelly Olynyk. At yun lang po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.